Hello and good afternoon. Welcome muli sa ating tutorial. Today's tutorial ang aking ipapakita sa inyo is about control module. Yung last video na aking pinakita is about zone module kung saan merong mga input devices na katulad ng mga smoke detector, heat detector na nanakabit tayo dito sa kanyang load. Samantalang ito namang ating control module is iba siya. Yung kanyang mga nakakabit sa load is mga output katulad ng NACs, horn, strobes, etc., mga bell. Yung ano naman ito, yung working principle naman ng control module is meron lang siyang meron tayong external din katulad din siya ng zone module, meron din siyang external na 24 volts power supply na DC. Dito siya naka-terminate. Mag-switch ito ng voltahe papunta dito sa kanyang load. Si-switch niya, susupply niya ng voltahe yung ating mga output devices katulad ng mga speakers, horns, strobes, yan. Once na nag-activate na yung fire alarm. So itong ating connection, ganoon pa rin. Katulad sa mga previous na video na aking pinakita, meron lang tayong positive na naka-terminate sa ating T2 and then meron din siyang out sa next device, meron din tayong negative. Sa T1 siya naka-terminate and then meron din siyang out. So ito namang ating external na power supply is meron tayong negative sa T11, positive naman is sa T10. Ito naman yung kanyang mga load na tinatawag. Mga conventional siya. Ginagawa nitong control module, sinusupervise niya rin itong linya na to sa kanyang status pabalik sa ating panel. Katulad ng mga normal, open, or may short circuit dito sa ating linya na to. So kapag ka nagkaroon na ng alarm dito sa ating zone o sa ating sa loop o kung saan mang zone ito naka-designate, pagka nag-activate na siya, itong ating mga NAC is susupplyan ng 24 volts na DC para mag-activate siya. Although meron tong standby na voltahe pero hindi siya sapat para i-activate itong ating mga notification appliance circuit. So once na nag-alarm lang siya yung zone, that's the time pa lang na masusupplyan siya ng full voltage na 24 volts DC. So itong connection na ito is a style B. Yan, meron lang tayong end of line resistor, yung kanyang positive nasa T6 and then yung negative is nasa T7. Pwede rin ito sa style A na connection. Hindi ko lang nalagyan dito ng resistor. So ganun din siya, meron din siyang positive in tapos out then pabalik sa ating T8. And then yung kanyang negative naman sa T7. Papunta sa unang horn and then palabas meron din siyang pabalik sa ating T9. Yan lang yung operation nitong ating power control module. Meron din ako ipapakita sa inyo ngayon na isang example ng control module. Pero ito ibang model naman siya. Pero pareho din siya ng control module. Ito nga lang is a releasing FCN1 releasing module. Ito ay sa ginagamit talaga dun sa mga fire suppression system katulad sa sprinkler system, mga pre-action, tsaka sa mga deluge, and then ginagamit din sa mga mga CO2 system or sa FM200 na kung saan meron siyang solenoid. Meron lang siyang nakabit na solenoid diyan, yan dito sa ating load kung saan sinusupply niya ng 24 volts DC. Pwede rin siya sa 12 volts DC na solenoid pero naka-series ng connection siya kasi dalawang 12 volts DC siya na solenoid. So itong connection ito is meron din siya positive mula sa panel and then meron siyang din out napapunta sa next device. Meron din tayong negative papunta sa T1 and then meron din siyang out. So yun din, meron din siyang auxiliary or meron siyang external na power supply 24 volts DC kung saan siya yung nagsiswitch dito or nagdodraw ng 24 volts dito para mag-activate itong ating solenoid. So itong releasing module, ang ginagawa din niya ay sinisupervise din niya itong wiring o itong connected na mga load. Meron siyang open or normal. Pwede rin itong i-activate manually dun sa para alarm panel
or automatic kapag nag-alarm yung mga detector natin, katulad ng mga heat detector, is mag-activate din to. Depende kung anong program, kung ito ay naka-program sa loop na yan, sa buong loop, or sa isang zone lang, designated zone, kung saan naka-designate siya sa area na high value areas, katulad ng transformer, mag-release yung ating tubig sa ating sprinkler system once na nakadetect ng heat yung ating mga heat detector doon. So ngayon, ito is normal pa siya, wala pang boltahe. Itong solenoid valve nga pala is a direct acting valve, or pwede rin yung normally closed na two-way valve. So itong solenoid na to, meron tayong armature dito sa gitna kung saan nandyan yung ating spring, and then yung ating plunger kung saan siya yung nagpipigil ng ating tubig. Meron din tayong coil. Yan, siya yung wire. Diyan nakakabit yung wire sa ating coil. Once na nag-activate yung ating power alarm panel or yung zone, yan, masusupplyan ito ng 24 volts DC. Kapag nasupplyan itong ating coil, magkakaroon tayo ng magnetic field dyan. And then, itong ating spring is may hila, yung ating plunger. Once na umangat itong ating plunger, yung tubig dyan is dadaloy na. Kasi kanina wala pang tubig na dumadaloy kasi nga na-close ito. Ngayon, naka-open na siya. And bababa ang pressure natin sa ating upper chamber ng deluge valve. Yung kanyang clapper is mag-open, and then that's the time lang na yung ating mga tubig is dadaloy na papunta sa ating sprinkler na mga linya. Depende rin kung open or close yung ating sprinkler head. Kapag open, lalabas na yung ating mga tubig dun. So yun nga, katulad ng sinabi ko, solenoid valve na ito is gagana lang o mag-energize lang dun sa designated area na pinrogram sa isang zone na yun. Kunwari dun sa area ng transformer A na mga devices or ng zone. Kapag doon nag-alarm o nag-activate yung mga devices, dun din may energize itong solenoid na ito dun sa riser o dun sa manifold ng sprinkler na yun. Dun lang siya mag-release, hindi mag-release sa ibang area, kundi dun lang sa pre-program na area na yun. So, yan lang. And sana may natutunan tayong muli. And thank you.